Ng hip-hop sa Pilipinas ng iba't ibang artist. Mga kantang makabayan, kantang madaling kagiliwan, mga kantang nakakatuwa at makabuluhan. Dumating din ang Kulay band sa eksena noong 1991, isang grupo na may international approach. Si Sir Boom Dayupay ay galing sa Canada kung saan nagtrabaho siya bilang isang club DJ. Kasama niyang bumalik ang kanyang girlfriend, singer na si Jeannie Oakman. Pagkadating sa Pilipinas ay nagpa-audition sila para sa isa pang miyembro kung saan si Radha Cuadrado ang napili. Ang Kulay ay napabilang sa record label na Octo Arts EMI at nag-release sila ng kauna-unahang album, 100,000 pesos worth of karma. Magandang gabi bayan, tuloy ang kasayahan, tayo magchikahan like testin ang tahanan. Cause flip hop, you don't stop, you can't stop the flow, we gonna take the phones where no one's done before. Noong 1995, si Boom Dayupay mismo ang responsable sa lahat ng composition at materials ng Kulay band. Bagamat maraming pinagsama-samang style ang sinubukan ng Kulay, hindi agad sila nag-hit sa masa. Sinundan nila ang kanilang album ng Flavor of the Moment sa sumunod na taon. Nalipat ang Kulay sa Sony Music Entertainment at ibilang sa Dance Pool label noong 1997 at nilabas nila ang kanilang album na Vibestation at naging basihan ng hip-hop sa Pilipinas. Pero sa kasamaang palad, ang isang founding member ng Kulay na si Jeannie Oakman ay binawian ng buhay noong 1997. Muntik ang madisban ng grupo dahil dito. Ngunit nag-recruit ulit sila ng isa pang member at dito pumasok si Angel Jones na may lahiring Amerikano. Ang kanilang kanta na Delicious ay naging single track sa United Kingdom. Nagkaroon sila ng sunod-sunod na tour sa UK, Germany at Italy. At noong 1998 na nominate din sila sa MTV Asian Viewer Choice Award. Si Sir Boom Dayupay ay nagtatag ng Vibestation Records at naghanap ng mga artist na pwedeng mapabilang dito. Kabilang sa Vibestation ang mga artist kagaya ng 7 Shots of Wisdom at si Psyche. Nagkaroon din sila ng programa sa TV linggo-linggo na tinatawag na Vibestation TV. Noong 1998, nag-release ang Kulay ng kantang Burn. Nilabas din nila sa UK at iba pang European territories pati sa US. Ang Burn at Delicious ay nirelease din sa Pilipinas noong 1991 sa album na Kulay Remixes. Nag-release din sila ng second album under Sony, Chapter What, noong 1991. Noong 2000 umalis sa grupo si Radha pero imbis na palitan, hindi na nagpatuloy ang grupo. Maituturing na pop sensation ang grupo ng Kulay. Pinaghalo-halong pop, dance, hip-hop at funk. Naging tunog sila ng bagong henerasyon at hinangaan sa Pilipinas at ibang bansa. Nakasama sila sa ibang mga tour. Nakapalitan nila ng stage ang kilalang artist kagaya ni Peter Andre, All Saints at iba pa. Ang Kulay band ay maituturing na blessing sa hip-hop ng Pilipinas. Ang kanilang style ng visual imagery sa kanilang mga videos ay hindi pa nakikita ng panahong yun. Mga hit sa billboard charts, TV shows kung saan naglalayong magturo at magbigay ng kasayahan. Pagiging Southeast Asian act na nilaunch internationally. Commercials, they even became the face of Pepsi, ay iilan lang sa kanilang mga achievement na tiyak na nagbigay ng kulay sa hip-hop ng Pilipinas.